Hindi pa rin makapangisda ang mga Pilipino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kapag nararating kasi nila ang lugar, agad silang sinasalubong ng mga nagbabantay na Chinese Coast Guard. Kasalukuyang naglalayag sa West Philippine Sea kasama ang ilang mga mangingisda, si Bam Alegre, at meron siyang live report. Bam? Jessica, naglalayag tayo ngayon sa West Philippine Sea at kaninang hapon nakarating tayo sa Scarborough Shoal pero hindi tayo nagtagal dahil tayo hinarangan at itinaboy ng Chinese Coast Guard. Narito ang ulat. Sinamahan ng GMA News ang ilang mangingisda sa 12 oras na paglalayag sa Scarborough Shoal, mas kilala sa tawag na Bajo de Masinloc o Kalburo para sa mga Pilipinong mangingisda. Naghanap ang aming fishing vessel ng mga lugar kung saan posibleng makapangisda. Pero nang malapit na kami makarating sa Bajo de Masinloc, pasado alauna ng hapon, sinalubong kami ng Chinese Coast Guard. Narito tayo ngayon sa bukana ng Scarborough Shoal at kanina ba may dahan-dahan lumalapit sa atin na barko ng Chinese Coast Guard. Sa kabuuan, 3 ang barko nila rito sa lugar at 3 nautical miles lang din ang layo natin sa Bajo de Masinloc. Nagmaniobra na kami para makaiwas sa tensyon at babalik na sana sa Masinloc Sambales. Pero palapit na rin ang palapit sa amin ang barko ng Chinese Coast Guard. Kung kanina tila inaharangan lang tayo ng mga barko ng Chinese Coast Guard, pinatunog na nila yung kanilang wangwang at tila inahabol tayo ngayon. Maya-maya may lumunsad na speedboat sa barko. 3 ang sakay nito at kinukunan din kami ng mga larawan. May isa pang sumunod na speedboat at nang maabutan kami ng 2 speedboat, binuntutan nila kami sa magkabilang gilid. Jessica, kailangan natin gumamit ng satellite phone para marinig kayo sa studio at yung mga kasama natin na mga mangingisda ay hindi na nagbalak maglambad dahil sa nangyaring insidente. Kung ilalarawan daw nila itong nangyari, sanay raw sila na hinaharang sila ng Chinese Coast Guard. Pero ang bago raw rito ay yung binubuntutan sila ng speedboat at binubulabog ng nakaririnding ingay. Balik sa inyo, Jessica. Bam, hindi kasi masyadong malinaw no yung sinisigaw ng tiga Chinese Coast Guard. At saka anong lingwahe gamit niya? English ba yon? Jessica, English yung ginamit nila ang pagkakaalala ko at sinabi sa amin. Philippines boat, go back, go back. So, tapos yung markings ng speedboat nila in English, Chinese Coast Guard, para marahil maintindihan ng mga Filipino fishermen. Kamusta ba ang panahon doon sa Scarborough Shoal? Kasi sabi mo kasama mo mga mangingisda. Ibig sabihin, it's already the time na pwede na silang makapangisda kasi nung medyo pangit yung panahon, kahit maglayag daw sila doon, hindi naman sila makakahuli ng isda. Ngayon ba better yung weather kaya nagtangka yung mga mangingisda na magpunta roon? Medyo choppy yung reception na signal. Pero kung panahon ang inyong tinatanong, maganda yung panahon dito nung naglayag tayo. And may mga kausap kasi yung ating kapitan sa radyo, may mga ilang nagbalak din na maglayag malapit dito sa Scarborough Shoal. Pero they maintain a distance of around 7 miles para hindi raw sila mapansin nung mga ships. No? Yung pinakamalapit na narating natin was around 1.8 nautical miles sa bukana ng Scarborough Shoal, kaya medyo na-alerto nga yung 3 Chinese boats sa atin. Mm-hmm. Ang naalala ko sa Scarborough Shoal, Bam, nung minsan may mga congressman na nagpunta dyan, ang naalala ko si Congressman Ablan, merong parang nakausli na rock at naglagay sila doon ng Philippine flag. Nakikita pa ba yung rock na yon, high tide man o low tide pa? Bam, nakita nyo ba yon? Okay. Yung mismong bahura, yung mismong wala rin tayo nakita, mukhang high tide nung tayo nakarating. Parang infinity pool pa rin yung dating nung pumunta tayo kanina, nakita lang natin ay yung 3 ships. Pero dun sa ating meron kasi tayong app, may parang mapa tayo, nakikita natin yung locator natin. Nandun na talaga tayo sa mismong bahura at yung mismong entrance doon sa Bajo de Masinloc, nandun na tayo at hinaharangan nga iyon na Chinese Coast Guard. Jessica.
Okay, ang nakita nyo lang ay Chinese Coast Guard. Wala kayong nakitang mga mangingisda, mga private individuals na mga Chino na nangingisda. Puro mga Chinese Coast Guard, ma'am? Okay, pardon again, medyo choppy reception natin. Kung ang tanong ay kung merong ibang fishermen, na yes. Chinese fishermen mm-hmm. sa area, wala rin tayo nakitang nangingisda na malapit sa atin or kung may foreigners, talagang presence lang ng Chinese Coast Guard yung malakas dito. And yun nga, kung makikita nyo sa video, nag-pursuit sa atin yung malaking barko, then sinundan ng isang speedboat, at meron pang pangalawang speedboat na pinadala sa atin. Okay. Gaano pa ba kayo kalayo sa Pampang, no? Sa Dalampasigan, from where you are right now? Anong estimate na ilang oras pa kayong maglalayag, ma'am? Okay. 12 oras kasi yung aming naging biyahe, one way, papunta roon. Medyo mabilis yun kasi ang talagang estimate ay 16 hours. So ngayon, dahil saliwa kami sa current, baka magtagal kami ng konti, around 4 a.m. So around 13 hours yung aming estimated travel time. Dahil mas mabilis kasi ito sakay namin. Ito ay isang tinatawag na light boat. Gamit ito for surveying yung dagat para sa mga possible na pwedeng pangisdaan, Jessica. Okay. Maraming salamat at pakikamusta muna kami dyan sa mga kasama mong mangingisda. Ingat kayo dyan sa West Philippine Sea, BAM Alegre.